Buksan na po natin yung box, mga kapadyak. Motor. 750 watts po ito. BBS-02. Yun, amoy bago. Grabe. Amoy metal. Ayan, so ganyan na po yung setup niya, mga kapadyak. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan, ito po sa kanan. Yung grip, preno, at saka po itong ano. Dito naman po ang control button sa ano natin. Display, preno, at saka po itong ano. Throttle, at saka itong grip. Ayan, ganyan lang naman po yan, mga kapadyak. Ano lang. Tapos, huwag niyo munang ihigpitan itong ano, lahat na to. Anuhin nyo muna, ang gawin nyo muna, sakyan nyo muna yung bike, tapos i-feel nyo muna yung ano, lahat ng pindutan, preno, saka yung shifter nyo. Kung sakto ba yung position. Kasi nga, yung iba, hindi sanay na yung throttle nandito sa kaliwa. So, gawan nyo na lang paraan. Pero, mas mahirap siya install dito sa ano, sa bandang kanan. Kasi nga, nagbablocking tong ano, yung shifter natin. So, minsan, pag dito mo, ano, pinilit mo na dito sa kanan niya nakalagay, yung shifter mo medyo malayo na. Tapos minsan natatamaan niya yung ano, yung pindutan. Pero depende po yan sa inyo, mga kapadya. Kaya nga po, importante na hindi nyo muna hihigpitan lahat. I-feel nyo muna, tapos ano, pagbalik-balik tarin nyo ba, ganyan. Kung ano yung sakto sa inyo. Dito nga po pala sa display, mga kapadya, ano po yan ha? Meron po yan tatlong screw na maliliit. Kasi yung dalawa dun sa display, tapos yung isa naman dun sa ano, sa mismong control button niya. Ayan, tatlo po 'yan. Hindi ko na po pino-focus yung ano, yung pag-build ko dito kasi nga po yung sa installation process naman po kasi ano, nagawa ko na po 'yan ng mga ilang beses dito sa channel, so hindi na po talaga necessary na ano na gagawa ulit ako. Ito nga po pala ang screw dito sa ano, mga kapadyak, dito sa display. Tapos yung nakakonect po dito sa handlebar. Huwag nyo na lang pong higpitan masyado para po pwede nyo po yung, ayan o, pwede nyo yung laruin para nakaharap talaga sa mukha nyo yung ano. Para hindi kayo nasisilaw ng araw. So, pwede nyo yung i-adjust yan palagi. Pero huwag naman din yung sobrang luwag na pag nagbabay kayo, gagalaw ng gagalaw. Yan o rin, yung tamang higpit lang na pwede nyo pihitin. Ngayon naman po mga kapadyak, ikapit naman natin itong ano, itong heat sensor natin. Ayan. Siguro mga kapadyak, no, nagtataka kayo sa akin, bakit ano, bakit inihikayat ko kayo na ano na mag-build na lang ng sarili nyong e-bike kaysa sa bibili kayo ng ano, yung tapos na, na wala nang pagod. Na hindi na kayo mapapagod magkabit. Kasi nga para sa akin mga kapadyak, iba pa rin yung ano, iba pa rin yung kayo yung mag-build ng sarili nyo. Kasi nga syempre para sa akin ano, mas tipid pa rin siya kaya kung ano, kahit na paano isipin natin. Kasi nga kung bibili kayo ng tapos na na bike, ano yun, yung kahit hindi siya yung ano, yung bigatin yung mga specs niya sa ano, sa motor, kundi man battery. Ano kasi, yung may dagdag na kasi yung ano niya nila, di ba? May dagdag na yung presyo nila. Siyempre, sila na yung nag-produce ng ano, sila na yung gumawa, nag-build, lahat-lahat. Kaya nga ano, para sa akin, kahit papaano, mas makakamura ka kung ano. Kung ikaw magbibuild ng sarili mo. Tapos, ang pinaka ano pa dyan, pinaka importante pa, na ikaw ang ano, yung freedom po na ikaw yung makakapili ng bike mo kung anong klaseng bike yung gusto mo, pang MTB ba, pang road bike lang yan o pang ano. So, meron ka dyan ano, may sarili kang decision, di ba? Tapos, higit pa dyan, mapipili mo yung ano, yung anong klaseng motor yung gusto mo. Tapos, syempre, makakapili ka kung gaano kalakas yung motor na gusto mo, di ba? Yan yung maganda dyan. Lalo na yung ano, lalo na yung battery part. Kasi nga po, sa business po mga kapadya, kung napapansin nyo, yung mga binibenta po ng mga ano, mga seller o yung mga kumpanya, yung battery po na binibenta nila, mga nasa 15 AH, tapos minsan nga 13 AH lang o 14. Ano lang po yan, maliit lang po yung battery na ganyan. So kung ano, sa simula, medyo hindi ka magko-complain kasi nga, syempre, parang na-enjoy ka pa.
Pero yung ano, yung nagtatagal na sa'yo, hahanapin mo na yung ano, yung malayo yung range. Tapos makakapili ka yung battery cells na gusto mo. Na kung gusto mo, Samsung, LG o kahit na ano, nasa sa'yo na yun. Kaya nga iba pa rin yung nabibuild mga kapadyak. Kaysa yung ano, yung bibili ka na nang tapos na. Ito na po yung motor natin mga kapadyak. Yan po yung next na iano natin. Siguro po napapansin nyo mga kapadyak na ano, sa lahat siguro ng build ko na puro Bafang yung ginagamit kong ano na motor. Kasi nga po ito, subok ko na talaga yung kalidad nito mga kapadyak. Ano na po ito, yung para sa akin, kilalang kilala ko na talaga. Tapos, kung may masisira dito o kung may mga ano mang mangyari, alam ko kung paano i-troubleshoot to kasi nga ano, napakaraming video sa ano sa YouTube na ano na kung paano to i-troubleshoot kung halimbawa kung mayroon kayong problema. Yan po ang kagandahan kasi siguro ilang milyon po ng tao ang gumagamit ng mga ganito ng Bafang. So kung meron kang magiging problema sa future, hindi ka masyado mahihirapan kasi nga ano, mapapanood mo yan kung ano man yung problema mo. Tapos, ito nga rin po pala mga kapadyak, tips lang po ito. Yun nga po pala ano, yung mga kapadyak natin dyan na gusto mag-build ng, ano, ng e-bike nila. Huwag po kayong basta-basta bibili ng mga motor mga kapadyak ha. Kung meron po kayo na, napapanood sa YouTube, sinasabi nila na itong motor na to ano, o itong e-bike na to, napakamura na lang, ganyan. Mga ilang libo lang siguro yung presyo. Huwag po kayong maaakit sa mga ganyang ano, mga ganyang gimmick mga kapadya kasi nga e-bike po, mahal po talaga yan kahit anong gawin nyo. Kaya nga po hangga't maaari, okay po magtipid pero yung way po ng pagtitipid nyo, yung siguraduhin nyo po na yung bibili nyo maayos kasi nga po, pangit po yung magtitipid kayo ngayon tapos sa future napakaraming mga sira. Tapos madali lang masira kasi nga bad yung quality ng nabili nyo. Kaya nga ano, eto yung Bafang na binibili ko. Ano talaga to? Para sa akin, subok na talaga. Sobrang ano, kaya nga yan yung ginagamit ko. Tapos sa future, ang plano ko naman yung CYC, kaya lang napakamahal. So, ang gagawin ko, etong ano na to, bike na binibuild ko ngayon, ibebenta ko to, diretsong benta to sa ano, dito sa Norway. Ayan. Sa mga nagtatanong nga po pala sa akin, ano, na gusto nga po pala nila na sa kanila ko na lang sana ibenta. E, pasensya na po kasi nga po, hindi po ako sa Pilipinas nakatira. So kung i-send ko po ito sa Pilipinas, sobrang laki po ng gastos. Ano po talaga, patay ako sa gastos dyan. Ayan, kaya nga po, pasensya na po talaga. Sa mga nagtatanong po na ano, na gustong magpa-build sa akin, yun nga po, pasensya na rin po na hindi ko kayo matulungan kasi nga po, wala po ako sa Pilipinas. Sayang nga po, kasi ano, yan nga po yung hilig ko. Kung nandiyan ako, matutulungan po kayo. Meron po tayong kapadyak sa Pilipinas na nagbi-build din. So, bisitahin niyo po yung channel niya. May mga ano po siya. May mga video rin po siya tungkol sa mga ano sa e-bike. So, ayan. Kayo na lang po maipag ano, negosasyon sa kanya. Ayan. Mabait po yan. So, ilalagay ko na lang po yung link niya sa description. Panoorin niyo na lang po. Kung di man po mga kapadyok, bisitahin nyo rin po si, ano, si Sir Shadow Works. I-follow nyo rin po kasi nga po, silang dalawa po, mga nag-ano po yan sa mga e-bike. So, ayan, kung may mga katanungan po kayo, ayan, alam po nila yung mga kasagutan dyan. So, ano, baka matulungan din po nila kayo sa, ano, sa pagbibuild. Ilalagay ko po yung link nila sa, ano, sa description, silang dalawa po. So, bisitahin nyo na lang po mga kapadyok. Sa mga ano po, sa mga bibili pa lang na, ano, na mga motor, ayan. Bili nga rin po pala kayo nito, ba? Palagi ko pong inuulit-ulit. Ito po. Ito po yung ano, bottom bracket na spacer. Ayan o. Ganyan. Kasi ito po, 90% po sa pagbibuild, kakailangan ninyo po ito. Lalo na po sa mga ano, sa mga mountain bike. Ito po, kailangan na kailangan. Ayan. So mga kapadyak, ano po, 73 mm po yung ano, yung bottom bracket. So, ayan, napapansin nyo, sa lock ring, ayan, nilagyan ko ng ano, spacer dito na maliliit sa pagitan. Yan nga po pala kakailanganin niya na mga kapadyak. Ayan, napakita ko lang po sa inyo para ready na po kayo halimbawa kung magbi-build ba kayo.
Ngayon nun po mga kajak, ayan, ikita na po natin. So gagamitin na po natin itong ano, tools na pinadala nila. Kung napapansin nyo, tinanggal ko siya dito sa ano, sa stand na ginagamit ko. Kasi nga po, medyo kailangan mahigpit na dito. Kaya nga ano, baka masira yung ano. Kailangan nakaano siya sa... Ayan. Bago ko nga pala higpitan mga kajak, lalagyan ko muna itong ano, Loctite. Ayan. Konti lang. Kasi nga, ibebenta ko to. So... para hindi yung maluwag agad yung... Ayan, halos tapos na po tayo mga kapadyak. Konting ano, konting masahin na lang. So ngayon naman po, ang next naman po natin ilalagay ay ito pong ano, yung mount po sa battery. Papakita ko ulit sa inyo. Nakita nyo naman nato sa unboxing. Ano. Hilahin nyo lang po ito papunta sa loob. Ito po yung harapan ng ano, ng battery. Ito po yung likod. Hilahin nyo lang po itong ano, papunta sa likod. Ano. Ito po yung kakabit natin sa frame. Minsan sa pagbibuild mga kapadyak, ang pinaka nakakairita ay itong paglalagay ng mga screw. Yung banti pong ano, mumurahin lang yung screw na ano, tapos nasisira. Tapos minsan mahirap tanggalin. Siguro naranasan nyo na yan. Hanggang sa gusto nyo lang lagariin yung ano, yung frame. So ngayon po, susukat ko na itong battery sa ano. Dito sa mismo ano natin. Malupet. Isinukat ko mga kapadya kasi nga ano. Maglalagay ako ng ganito. Parang ano. Controller box po ito mga kapadya. Ayan. Kasi nga po. Gumagamit ako nito para lahat ng mga sobrang wire. Ito po yung mga nasa ilalim na sobrang dami. Dito ko po yung lalagay sa loob na ano, para magandang tingnan yung ano natin, yung pag-build natin. Kasi yan po yung problema sa mga ano, sa mga DIY na e-bike. Yung wiring po parang spaghetti, napakarami. So ano, eto sakto-sakto talaga to. Para naman, para parang production e-bike yung yung labas ng build natin, di ba? Hindi yung parang mumurahin lang na ano. Ayan, ganyan po yung magiging itsura niya. No? And sa mga kapatyak nga po pala natin dyan na ano, na gumagamit na ng CYC na motor na ano, na 1,500 watts, kundi man po yung bago ngayon na 3,000 watts. O yung mas mataas pa. Kung BAC 2,000 yung gamit mo na controller, ang lakas. Parang 5,000 watts yung binibigay. Ayan. Sa mga kapadyak po natin na gumagamit na ng ganyan, balitaan nyo naman ako kung ano ba yung pakiramdam kasi nga nagpaplano ako na ano, na bumili ng ganyan. Kaya lang, di ko pa alam kung ano ba, kung malakas ba talaga o ano. Kasi sa mga nakikita kong video sa ano, sa YouTube, sobrang lakas talaga, grabe. Kaya nga nakakaingit. Parang nangangate ko na. Gusto ko na mag-build ng ganun. Ang gagawin ko na lang po, yung plastic dito sa mismong motor, ayan, hindi ko pa tatanggalin para ano, para makita ng magiging bagong may-ari nito na ano, nabibili, na bago po pala talaga. Ito lang ano, bike ang medyo luma. Buwisit talaga. Pero pwede ko na ito ibalik pala sa ano, sa stand niya para ano, hindi na nagwawala lang yan. Ayan, ganda na mga kapadyak, no? Puti, na-miss ko tong bike na to. Kung hindi lang sana ano to, yung freewheel cassette, ito talaga yung bike na, no? Nagagamitin ko hanggang sa madurog. Pero, sayang nga, di ko ma-upgrade kasi nga, freewheel cassette.
Yan. So ngayon naman po mga kapadyak, ito naman pong ano natin, speed sensor ang ikakabit natin ngayon. Kaya lang, asan na ba yun? Hindi ko na makita. Puti. Ito pala. Ito po yung speed sensor mga kapadyak. Ito nandito. Ito. Yan po yung speed sensor at saka meron pa pong kasama yan ano. Saka yung maliit na screw. Ayan. Ayan. Ito po yung set ng speed sensor mga kapadyak. Ito po. Merong magnet. May screw na kulay itim. Ayan. Yung dumikit. Tapos meron pang isa. Ito. Tapos. Ito pong sa ano natin. Sa holder sa ano. Sa speed sensor. Tapos ito naman po yung mismong sensor natin. Ayan. Itong dalawa po nito. Pagdudugtungin lang po ito. Ayan. Oh, baliktad pala yan. Ganyan. Tapos, kung nakikita nyo, meron po siyang ano dito, parang butas na maliit. Diyan po ilalagay mamaya itong ano, itong maliit na itim. Kaya lang, susukatin ko muna kung gano'ng kalayo siya sa ano. Kasi, ayan. Kung gano'ng kalayo siya sa magnet. Pero kung alam ko na kung gano'ng kalayo, pwede ko na ilagay itong ano. Ayan, nagtataka kayo siguro mga kapadyak na ang pinagpipihit ko itong plies o yung plies natin. Kasi nga ano, weirdo yung connection niya. Ewan ko kung itawag doon, parang ano, yung ganito siya, parang Allen key. Pero meron siyang tuldok sa gitna. So hindi ko mapihit ng ganito. Kaya nga ano, plies na lang yung pinangano ko. Ngayon naman po mga kapadyak, ito naman po yung ano natin. Oh. Mismong sensor. Pinagdugtong ko na po silang dalawa. Ayan. Pagdugtungin nyo lang yan. Tapos sumigaw kayo ng Darna. Ayan, magkadugtong na po. So, ngayon, itatapat ko siya dito sa ano. Sa mismong motor, ay sa ano, mismong magnet natin. Ayan. So, titingnan ko kung gano'ng kalayo talaga. Ayan, sinukat ko na po. So, ganyan po yung layo niya sa ano. Sa magnet. Ayan. So, ngayon, pwede ka nang ilagay yung ano dito, yung maliit na screw ito. Yung itim. Tapos, kung na-ano nyo na yung screw, tanggalin nyo lang itong ano dito. Para makakuha na yung sticker niya. Tanggalin nyo lang yan. Oh. Pwede natin idikit yan sa ano, tapat ng magnet. Ayan. Tapos may dalawang ano po dito. Ah. Meron pong dalawang butas dyan ano, sa sensor natin, sa nakadikit sa frame. Lagyan lang po natin yan ano, ng zip tie para ano, hindi siya mahulog. Tapos dito po sa motor, meron pong connection ano, yung pang-connect dun sa sensor ano. Hindi ko na ipo-focus mga kapadya kasi nga ano, kung kayo na magkakabit, hindi naman kayo magkakamali kasi bawat connection dito magkakaiba. So yung para sa speed sensor, hindi niyo pwedeng i-connect sa ibang connection dito. Para lang talaga sa isang wire dito. Ang ginagamit ko po palagi itong zip tie na item. Tapos kundi man po itong ano, electrical tape. Kasi nga po ano, electrical tape kasi pwede mo siyang i-blend sa mga kwan. Kahit na anong kulay ng ano, ng frame. Kasi itim nga. So bagay na bagay. Okay lang. Ayan o. Yeah, ano natin, parang malinis. Di ko kasi gusto yung ano, yung maraming mga naka ano na wire. Mga nakasabit. Duminting na. Ayan, tingnan nyo naman mga kapadyak, ano, tamang kwentuhan lang tayo tapos ano, na-build na natin itong ano. Sa totoo lang po ano, mabilis naman siya i-build. Ang ano lang, ang nagpapatagal lang talaga sa akin, ano. Itong nagbibideo ako tapos inililipat-lipat ko yung bike kasi nga kailangan naka ano sa camera. Pero kung kayo na magbibuild niyan, madali lang talaga. Aabutin din kayo ng oras kahit na bilisan nyo. Yan, huwag na lang magmadali. Magkape kayo o ano ba. Yung kape ko nga dito, ano na, lumamig na. Ganyan lang po yan ka-easy mga kapadyak.
Wag po kayong mag ano, wag po ay matakot na mag-build ng ano sarili niyo kasi nga po. Ito po sasabihin ko sa inyo, kung makapag-build na kayo mga kapadyak, ano? Masarap po sa pakiramdam tapos yung pong ano, yung feeling na alam mo na yung na-build mo, malakas. Kasi siyempre kung magbi-build ka, hindi ka naman magbi-build nung pinaka pinaka ma, ano, pinaka mabagal sa lahat. Siyempre pipiliin mo yung maganda, 'di ba? Kaya nga yan yung ano, maganda sa DIY kasi tayo nagde-decision sa sarili natin kung anong klaseng bike, anong klaseng motor, anong klaseng battery. Ayan. Yan lang po ang maganda. Kaya nga po huwag po kayo matakot na mag ano, mag-install lang ganito kasi sobrang dali lang. Tapos kalimbawa kung ano, medyo hindi ko sigurado, siguro 1,000,000 video sa YouTube yung ano, installation niyan kung paano ikabit. Ganyan po yan ka ano, kalupit. Kaya nga po ano, okay lang okay talaga. So ngayon po, yung wiring naman, kasi tapos na yung battery mount dito. So ngayon, kakabit ko na itong mga to. Ang pinakahuling wiring po natin ay etong EB bus. Ito po. Ito po natin. Yan. Ito po yung pang-connect sa ano. Sa galing sa motor. Ito. Ito po may takip. Yan. Tanggalin ko ulit takip nito. Ayan. No? Ganyan po yung itsura niya. Tapos, ito naman po yung sa ano. Sa brake sensor. Itong dalawa sa brake sensor po ito. Itong magkamuka. Itong isang dilaw naman po dito. Sa throttle po ito. Itong green sa screen. Ayan. Ang uunahin ko pong ikabit mga kapadyak ay itong ano. Ito pong nasa handlebar para alam ko yung sukat ng ano. Para hindi parang spaghetti tingnan. Ayan. So ngayon po mga kapadyak, malapit na talaga tayo matapos. Ayan. Ngayon, ito na mga ano, pinaka-ilaw natin. Tapos aanuhan ko pa rin ng electrical tape para ano, kung sakaling bumuhos yung malakas na ulan. Ayan, papalit din ako ng ano, yung gear wire na ano. Kasi lumang-luma na yung nakalabit, eh nakakabit dun sa ano. Ayan, kailangan ko ng bago. Kasi nga, magkakabit din ako ng ano, mga kapadyak. Ito ah. Gear shift sensor, ayan. Kakabit ko yan. Mga gustong ano, manood na kung paano ba ito ikabit. Ayan, meron po akong video dyan sa ano, sa channel. Hanapin nyo na lang po. Kung di ba, lalagay ko sa katapusan ng video para ano, makita nyo. Lang yan mga kapadyak, hindi ko makita yung ano. Posible ba yun na nawawala yung seat post ko? Lang yan. Meron akong seat post dito na dalawa, kaya lang ano, hindi sila sakto. Ayan. Yung isa ano, 31.6, yung isa naman 27. Tapos ang kailangan ko 30. Pero meron akong ano, yung parang adapter sa ano, 27 to 30. So gamitin ko muna 'yan tapos isasarpa ko tong 27 para ano. Yan. Sakyan natin para tingnan natin kung ano ba? Lupet. Lupet. Maganda 'to. Kapadyak, itong chainring naman natin. Malapit na talaga matapos. Ah, kabaliw. Ayan po mga kapadyak, tapos na po tayo. Okay na po yung build natin. Grabe, satisfied ako sa resulta. Sobrang ano, malakas talaga itong ano, 750. Ayan. Okay naman po, tapos lahat po ng ano dito, gumagana. Na-check ko na po. Lahat po ng mga sensor natin, brake sensor, speed sensor, saka po itong gear shift sensor. Ayan, lahat po gumagana yan. Tapos yung motor, walang problema. Ito mong battery, okay. Full charge naman siya. Ayan, finally mga kapadyak. Ayan, tapos na yung bike natin. Pero, ayan, may pero na naman. Putek. Hindi, ito pong ano, chain. Ano, kailangan ko itong palitan kasi na, maikli na pala. So, hindi ko siya ma-chains dito sa pinakamalaki. Ayan, binat na. Ayan. Pero yung motor, lahat. Motor, battery, ayan. Controller, display, lahat po yan kumagana. Subukan po natin. On lang po natin to. Ayun.
Lupit ng display. Ayan. Kung napapansin nyo, meron siyang eco mode dito. Ayan. Tapos meron siyang sports mode. Pero, sa eco lang yan mga kapadya. Kasi itong 750 watts, itong ano, BBS02, wala siyang sports mode. Kahit na ilipat ko yan sa sports mode, hindi gagana. Magpupula lang. Kundi man, babalik siya sa eco. Kasi nga, eto wala siyang ano. Hindi siya naka-built-in sa ganyan. Yan, subukan naman natin yung throttle mga kapadya. Teka lang ah. Ay, naka-zero pala. Lang ya. Ayan. Subukan din natin yung pedal. Ayan, nagwawala na. Utek. Linis tingnan, no? Di, walang masyadong mga ano. Ayan, tapos plus size. Ayan, lupit. Tapos bibili nga rin pala ako ng seat post dito kasi ito, yung adapter nito para dun sa suspension seat post ko yan. So bukas bibili ko ng chain saka yung seat post. So okay na, ayan. Pwede ko na siyang i-post sa internet dito para bili na lang ano, bagong mayari. Maraming salamat nga po pala mga kapadyak sa ano, sa panonood nyo. Ayan, kahit medyo boring yung ano natin, tamang kwentuhan na kasi nakita nyo naman na yung ano, yung proseso ng pag-install ng ganito. So ayan, salamat pa rin na nanood kayo. Sa mga hindi pa po pala naka-subscribe yan, subscribe na po kayo mga kapadyak. I-click nyo lang po yung ano na yan, yung mga button dyan, para po magkita-kita tayo sa tuwing may ipopost ako. Ayan, tamang kwentuhan, saka ano, saka nabibigay po ako ng mga tips kung alam po yung sagot, syempre. Ayan. Maraming salamat po. God bless.